Hi guys, welcome back to our channel. This is Ephraim and you're watching Planting with Ephraim Grace. Another day, another plant to discuss. Ito na naman ang inyong hardinerong kapitbahay na nagsasabing, tara, usap tayo. Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Ephraim and you're watching Planting with Ephraim Grace. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya at mga kapitbahay. One of the most common household plants that we have is the welcome plant or the ZZ plant. Although there are some issues about the toxicity of this plant, we cannot deny the fact that this plant provides happiness and a beautiful indoor plant. So, this is what they call as the ZZ plant. The scientific name of this plant is called Zamioculcas zamiifolia, okay? Also known as welcome plant, ZZ plant, and aroid plants. This plant is an origin of South Africa, and definitely, this is a drought-prone type of countries or area kung saan doon siya tumutubo. Now, during the time of typhoon, isa sa mga na-damage, heavily damaged sa aking mga halaman, is actually this particular plant, or the ZZ plant. Okay, so, see? Yan na siya. Okay, so, I decided now to repot this plant para syempre we could also donate some of the plantlets and also we could repot this one kasi as you can see from this point medyo kailangan na niyang medyo i-trim down at medyo baguhin ng konti yung kanyang potting kasi nga halos nagbabulge na siya at syempre yung kanyang soil o yung kanyang roots ay talagang nag-hug na o yumayakap na sa kanyang mga lupa doon. And aside from the fact na kailangan na talaga nating tanggalin yung kanyang paso. Okay, this plant is already 3 years na sa amin. Okay, 3 years. Nung lumipat kami dito, definitely, so this is one of the things na dinala namin from the house ng aking biyanan. Okay. So, right, laki. So, we're going to have this particular plant for repotting. So, napakaganda nung kanyang ugat. And, syempre, sobrang dami na niya. So, we're going to separate them one at a time para magkaroon tayo ng mga maliliit na plantlets. Nga pala, if you're going to have this particular plant, pwedeng-pwede natin siyang gamitin or gawin para pabigay natin sa ating mga friends as a gift this coming season. Okay? So, syempre, part of this particular plant or part of this giving season, syempre, you're able to provide some of your plants to them. So, pwedeng-pwede nilang gawin ito. At syempre, maganda itong gawing regalo. A gift idea. Okay. Ang tigas. Okay. Hirap pala nitong tanggalin, ano? Especially pag medyo malaki na yung ating plant. Okay. The problem with this plant also, syempre, meron tayong mga iba na kung saan may mga natatanggal na tayong mga material. Okay, tulad nito, di ba? Natanggal na yung dahon niya. So, hindi na siya magandang isama doon sa ating pot na gagawin. Okay. Medyo kailangan akong gamitan to ng kamay na bakal. Okay. Ayan. So, this is one good plant. Maganda na siyang gamitin. Okay. So, tatanggalin natin itong mga excess na to. Okay. So, I think this will be a nice one. Careful. Okay. Nga pala, pag kayo ay gagawin ito, you have to be careful also. Kasi, syempre, baka mamaya mahati yung katawan ninyo, ay yung inyong kamay. Especially, napaka tibay pala nung ugat nito. Okay. Ayan. Okay. So, this one. So, we could remove already yung mga dati pa. And we could have this one. Settle with this one. Okay, that's two. Okay.
Yung pala. Okay. This one, tagalin natin yung mga excess niya. Oh, mas madali kasing gawin yun kasi especially, pwede pa naman siya kasing tumubo afterwards. Why we are doing this? Kasi nga, we have to provide some of the spaces para dun sa ating mga halaman. O nga pala, propagation. So, the propagations that we could use with this one is actually, we could use this part, kasi pasin ninyo, para siyang potato. Yan, this is the rhizomes. And these rhizomes could be used as a potting or as a planting material para sa additional welcome plant. So, ito, pwede natin itong itanim din at saka yung kanyang rhizome. So, meron tayong two ways on how we're going to or how can we repot this particular plant. Okay. So the ZZ plant, as you can see, is a white, attractive, dark green material. Now, yung kanyang leaves, syempre, as you can see here, napakaganda. And it could tolerate what we call now yung tinatawag nating mga water, yung drought tolerant siya. So, hindi siya masyado nangangailangan ng masyadong water. So, pwede siya tumagal kahit isang linggo mong hindi diligan. And also, this particular plant can accept low light condition. So, maganda siyang ilagay natin sa ating mga sa ating loob ng bahay. Kasi nga, even though na hindi na masyado siyang naarawan, the good thing about this plant is pwedeng-pwede siyang mabuhay with that condition. Okay. Well, of course, syempre, kailangan din natin siyang ilagay doon sa syempre may ilaw, may light conditions. So, kahit artificial, kaya niyang mag-survive. Pero mas maganda siya kung siya ay naka-expose din sa araw because that is its natural environment. So, the ZZ plant is actually grows slowly to a height. So, hindi siya masyadong malaki katulad ng mga ibang mga halaman. Well, that is a good thing also kasi nga, we could really make something out of it. So, pwede natin siyang gamitin para mas maging maganda or para hindi masyadong mag-occupy ng ating bahay, ng ating lugar sa bahay, yung ating ZZ plant. Okay? So, kasi yung mga malalaki, definitely, magkakaroon tayo ng problema in terms of the spacing, especially if your house is medyo maliit lamang. So kung maliit ang bahay mo, mas maganda kung hindi masyadong malalaki yung mga aalagaan mong bahay, aalagaan mong mga halaman, syempre. Kasi it will definitely cover some of the spaces na meron. Okay? So, another thing about this plant, kung ilalagay mo siya sa mismong lupa, sa garden ninyo, well, during that time, siguro mas lalaki siya. Pero pag naman sa ating mga planters, o yung mga lalagyan natin ng mga, for example, sa mga container, hindi naman siya ganun lalaki. So, itong ating ginagawa ngayon, this is actually at 3 years old or 4 years old na welcome plant na hindi pa namin nirepot ever since. Kaya pansinin ninyo. So the reason why we have to repot this one is para magkaroon siya ng spaces at magkaroon siya ng mas malaking area. Okay, para mag-reproduce pa siya ng mas marami. Okay. So the ZZ plant also is an air purifying plant according sa study ng NASA, and it could definitely remove the toxins like xylene, toluene and benzene. Similar doon sa ating plant na pinakita last time, which is the anong tawag dito, syngodium. Yan. So yun yung mga halaman na kung saan pinag-aralan ng NASA na pwedeng gamitin nila as an air purifying agent doon sa mga indoor na mga sa indoor, sa bahay, sa loob ng bahay. So pwedeng tanggalin yung mga toxins sa ating hangin sa loob ng bahay. Kaya maganda siyang i-keep sa ating as an indoor plant kasi it definitely gives us benefits, especially kung ano ba yung nalalanghap natin sa ating sa loob, sa indoor, especially when we are dealing with some of those chemicals na panlinis ng bahay o kaya doon sa mga iniimit ng mga materials na medyo nasisira na. So these are the things that we have to look into.
Now, in terms of the potting mix that we have to use on this particular plant, of course, the ideal, of course, is the, syempre, yung well-drained soil. Okay? The well-drained soil. Pero, actually, hindi naman siya ganun ka, ano, ka, ang tawag ito, hindi siya ganun ka sensitive. Any loam soil will do. Okay? Any loam soil will do. Although, the ideal kind of material here is yung tinatawag nating well-drained soil. Now, fertilizer. Fertilizer could be applied with this particular plant. Pwede natin pakainin siya ng houseplant fertilizer na 20-20-20. Okay? Once a month. Yan. So, pwede. Okay? So, pag sa plant natin, that's very special kasi gusto natin mas malaki yung ating halaman. So, definitely, we have to put fertilizer with this particular plant. Okay. Lighting. So, sabi ko nga sa inyo kanina, low to bright indirect light is the ideal one. Pwedeng-pwede. Maganda natin gamitin para sa exposure nitong plant natin ito. Wow. Pwede natin itong gawin sa isang maliit na nalalagyan. Okay. Watering. Water when fully dry. So, pag masyado nakita natin na or nakita natin na medyo dry na, so, pwede na natin siyang i-water. Okay? So, pests and diseases. What's nice about this plant is hindi siya masyadong prone dun sa ating mga pests and diseases. Medyo malakas ang kanyang capability na mag na i-reject yung mga pests at saka yung mga diseases o yung mga fungi. So yun ang maganda sa halamang ito. Kaya nga kahit hindi kayo masyadong magaling or na kayo ay nag-iisip na baka mamaya mamatay lang sa akin yung plant na yan, actually it's not, hindi ito mamamatay sa inyo kasi nga napakadali talaga niyang alagaan. Okay, so kita nyo to, this is already the yan, yung kanyang rhizomes. Pasinin ninyo, para siyang potato. Okay, and in that case pwede natin siyang itanim as a separate plantlets. Okay, so pruning, yes, syempre kailangan natin siyang i-prune kasi nga medyo lumalaki na siya, masyado na siyang malaki, and we have to separate one by one yung ating mga plantlets at para mag-provide tayo ng growing stage or growing part pa dun sa ating mga plants. Okay, now in terms of the toxicity, yes, this plant, syempre, lahat naman halos yata ng plant nating pinag-uusapan dito, may makikita tayong toxins, and all parts ng ating plant na to is actually toxic, especially syempre pag ito ay nakain natin. Of course, if you're just going to eat this one, pero syempre kung naman ay nandiyan sa ating garden o sa ating pasulamang at hindi naman tayo kaagad or kakainin yung ating plant, well, wala naman siguro mangyayari sa atin na ikasasama ng ating mga katawan o ng ating katawan. Okay. So, what else? So pansin niyo, so I have here already many plant dito. Kita niyo yung soil niya. Talagang hindi siya matanggal from the soil. So, ito pwede nating gamitin tong rhizomes niya. As you can see here, these are the rhizomes ng ating plant. We could use this one para para sa repotting niya, and automatically tutubo yung mga panibagong ZZ plant. So we could ayusin natin yan mamaya, and definitely pwede natin siyang gamitin as another planters. So let's move on with this one. Of course, hindi natin siya tatrim ng diretso na ito agad kasi napaka bulky ng ating material, so we have to prune some of the roots here. The reason behind ng pruning ito, of course, it will provide primarily panibagong growth doon sa ating plant. And aside from that, kailangan natin ng spaces doon sa ating lalagyan ng pot, sa ating pot. Okay? So, yan, ipuprune lang natin siya. Okay? Okay, so, I think this is enough. Okay? Ayan, pasinin nyo to, napakaganda niya. So, ikakat lang natin to. Okay? Ikakat lang natin to. And then, in addition to that, meron na rin siyang rhizomes doon sa pinakadulo. Okay?
Ito, napakagandang specimen na natin to. Magandang planting materials na itong ating nakuhang ito. And sige, doon na tayo muna sa planting. Kasi kung iisa-isahin natin lahat to, more or less, baka maubos yung oras natin at hindi nyo na ako panoorin. Okay? So, let's have this one. So, we're going to use this particular pot. So, definitely, tingnan natin yung soil. So, the soil that I'm going to use here is, yan. This is a loam type of soil. So, hindi na ako naging mapili kung filtered, pero kung past draining soil. Kasi ito namang soil na to, madali naman siyang, madali naman lumaki dito yung halaman. Kasi loam soil naman ang gagamitin natin. Although, nag-capture siya ng certain amount of moisture, pero ang maganda dito, hindi naman siya matigas once na siya ay mag-stay. Okay? So, in this case, siguro lagyan natin ng konting space pa doon. Okay. Ayan. So, ang kagandahan dito sa halaman na to, pwede nyo siyang gawing pangregalo. Okay? Pwede nyo siyang gawing pangregalo. You just have to know kung paano natin or paano ninyo ilalagay or paano lalagyan nyo ng design, ng ribbon, ng tawag dito, ng yung packaging niya, actually. Yun ang pinaka-importante nating tingnan. Once we are giving gifts to our, syempre, pwede natin ibigay sa ating boss, pwede natin ibigay sa ating nanay, sa ating tatay, or maybe sa ating tita, tito, lolo, lola. So, pwede natin gawin yun. So, napakagandang gift nito sa kanila, especially coming from us. And the good thing about this plant gift ay madali natin silang or pwede nilang buhayin, pwede nilang alagaan. And we are sharing also part of ourselves to them. Kasi nga, tayo din, inalagaan natin yung plant na ito. Okay? So ito. So this is just the simple way of planting this particular plant. And we're just going to let it sit for siguro isang araw so that we could be able to settle yung wound na tinanggal natin yung mga roots. So pwede natin siyang i-water after siguro mga isang araw na mag-settle na yung ating plant. Okay, so I've done this already, yung isa. So in this case naman, I use here yung cut bottles ng soft drinks. So ito, maganda tong gamitin na. So makikita nyo, meron na siyang konting shoots doon that is already ready. Na lalo na pag yun ay naibigay na natin, it will give another sets nung ating plant. Okay? So na maganda na siyang gamitin for this one. Okay? As a gift, so lalagyan lang natin siya ng cover, lalagyan lang natin siya ng material na pang-package. So right, packaging lang naman. So, I think that's all, folks. You're watching Planting with Heaven Grace. Please watch and subscribe to our YouTube channel. And you may add to your FB page, si Marigracia at ang Lihim na Hardin, for additional plant ideas, challenging things na pwede natin gawin about planting our plant. Okay? So, see you again next time and goodbye.